Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta. Sa ngayon, nakakalima. Alhamdulillah, lima. Limang, kailangan ko pa ng tatlo. May mga nakausap na ako na sa mga napakagandang paliwanag nila, tinatanggap ko naman na hindi sila pumirma. At yun ang mga bagay na ikinatutuwa at ikinalulungkot. Kasi syempre, ikinatuwa dahil buhay ang demokrasya sa Senado. Nalulungkot dahil hindi ko pa nakukuha yung 8 boto hanggang sa ngayon. Sir, are you hopeful na makuha ni 7 days? Parang 5 days na lang, sir, no? Oh. For you to get the remaining signatures? Inshallah, personal akong tumatawag. Personal akong humihingi ng kahit na 5 minutes doon sa mga miyembro. Mayroon pa akong bukas, mayroon pa akong Sabado, Linggo. Sana mabagbigyan pa tayo ng mga hindi pa nagsasabi ng hindi sila pipirma. Ma, napakalaking bahagi ito para sa akin, una, sa usapin ng demokrasya. Kasi talagang ang mga inyong mga senador ay lalo na ako, no? Kung mapapansin nyo, kapag yung paggalang na ibinibigay ko sa kapwa senador, masyadong mataas sa akin yun, yung ganung klaseng, ano. Kasi democracy tayo, eh. Katulad nitong kay Ma'am Senator Risa Ontiveros, sa malalim na pagpupugay at paghingi ng paumanhin sa kanya, ako talaga nakikiusap lagi sa kanya at humihingi ng paumanhin kung ako'y sumasalungat. Hindi sa kadahilanan na gusto ko siyang sagasaan, o ano, kung hindi yun ang pangalan ng demokrasya dito sa Senado. Kaya ano man ang kahinatnan nitong aking motion na bawiin sana yung contempt, ang mahalaga sa akin dito, pinaglalaban ko to kasi demokrasya ito, eh. Magkakaiba tayo ng prinsipyo, hindi ito usapin ng kaibigan ko, si Pastor. Hindi yon, walang ganong klaseng hiwalay yon. Ang aking paniniwala dito, ito ay nasa DOJ na. Hindi naman siguro kalabisan kung hingin natin sa ating mga kasama na wag nang dalawang sangay ng gobyerno pa ang gagawa ng investigasyon. Merong judiciary, meron pang house, meron pang senate. Parang ano yon, sa resources ng gobyerno, parang doon na sa isang para masyadong magastos ba sa aking palagay. Pangalawang punto, in aid of legislation, pagka inisip ko, kapag ito ay pinag-usapan natin, ang palalimin natin, ang palalimin ng umaabot sa iskandalo, parang para sa akin, malinaw na, ano ba to? Parang sa konstitusyon natin, meron talagang paghihiwalay ng Estado at religion. Dito, sa nakikita ko, pagka nagpatuloy sa ganitong proseso, parang sinasaklawan na ba natin, makakaroon ba tayo ng mga panukala na sasagasaan natin ang religion? Kasi sa ang papunta na to, hindi na, wala na kay Pastor yung napupunta na doon sa buong organisasyon, sa buong religion nila. Para sa akin, total, andyan ang judiciary, sila talaga ang pwedeng magsagawa ng investigasyon, sila talaga ang pwedeng magbigay ng parusa,
Aba, eh, siguro, pagkatapos nilang mag-desisyon at kung ano ang ilabas ng judiciary, yun ang kunin namin sa legislative at doon kami, in aid of legislation, gumawa ng batas. Pero siguro sa pagkakataong ito, pinakamainam dito, eh, para sa aking paniwala, inuulit ko po, nirirespeto ko, ginagalang ko, para sa akin, karapatan ni Senator Risa Ontiveros na ilaban ito. Eh, ako din po ay may opinion. At yan ang opinion ko. Nandyan na yan sa DOJ, iwan na natin sa kanila. Siyempre, sayang nga dahil ang kailangan pumirma dyan, mga miyembro. Eh kung nagkataon na miyembro sana si Bato tsaka si Tolentino, di sana may apat na ako. Eh ngayon, dadalawa kami ni Senator Go na PDP laban, si Tita Mama Bear, Cynthia Villar, tatlo, si Ma'am Gabriela Silang Marcos, pang-apat, at si Super Rider, Senator JB Ejercito. Lima kami. Kulang pa kami ng tatlo, boss. Tulungan mo naman ako. Eh, sa akin kasi, ano, mahalaga sa akin ang testimony ng mga nag-a-accuse. Kasi, iyan ang pundasyon ng ating konstitusyon. Ano, ang sabi ng konstitusyon, ikaw ay inosente hanggat ikaw ay hindi napapatunayan na nagkasala. Okay, napakahalaga nun. At yun, nag-a-apply yun sa akusado at nag-a-akusa. Diba? Ngayon, pag ikaw ay nag-a-akusa, dapat, para sa akin, ano, hindi ka dapat, una, natural lang ang matakot. Natural lang yun. Pero, kung yung pinaglalaban mo at yung ginawa sa'yo, eh gusto mong magkaroon ng sapat na kaparusahan at maging aral at magkaroon ng mga batas patungkol dito, dapat nakikita natin ang mukha. At dapat din, kung sino yung naakusuhan, ano, lalong-lalo na sa mga pagkakataong ganito, na ang pinag-uusapan natin ay hindi lamang tao, isang tao. Pag sinabi natin kasi na si Pastor Kibuloy, religion ito. Sana mas maintindihan natin na itong kaso na to, hindi ito usapin lang ng isang tao. Ito ay usapin ng isang pananampalataya. Mahalagang i-ano natin yun, ilagay natin, sa huwag natin ialis ang usapin na yun sapagkat meron tayo sa konstitusyon na paghihiwalay ng religion at ng Estado. Kaya sana, para huwag na itong lumaki, para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, ano-anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Wala tayong magiging usapin ng nagkaroon ng trouble, nagkaroon ng gulo, yung mga ganun. Kung maalala mo, ako wala akong relasyon kay Aguila,
yung isang kanilang kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yon na pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa akin lagi yung teka muna. Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, eh, lahat naman ng hearing dito, kung pwede puntahan ko eh. Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. As he said, hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng kanilang hukom. Sir, follow up lang. So, does it apply sa ibang mga hearings na kahit hindi religious leader, basta pag may content, yung posisyon nyo ay parang ayaw nyo sa mga nagpapakontent ng mga resource persons? Or exclusive lang sa mga religious leaders? Yung sa akin po, no, pag may kinalaman, halimbawa, una, sa religion, medyo ano tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para maggawa ng kanilang paglilitis para sa akin. No? E tayo nandito sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, unang-una, ekonomiya natin. Unahin natin yun.